So, dalaw muna tayo sa aking father, sa puntod ng aking father. Kasi birthday niya kahapon. So, dumaan ako kagabi, sarado na. So, hindi ko tuloy siya napagdasal. Ngayon, yung pagkakataon ko. So, wala akong susi, kaya na kay mama. Yung name ni papa is on the right most corner. Sa taas ni baby din, Joden. Yung isang baby ko. May baby ako yung panganay talaga. Siguro, he was 1996. So, dapat may edad na siya ngayon. Tanda na nun. Tatrabaho na siguro. And my father, si Attorney Artemio o Temyong, o kilala rin June, kasi junior siya, De Leon, Dandana De Leon, ay anak ni Senior Temyong at ni Lola Alice. Mga Dandana from Paete, De Leon, si Lolo Temyong. Ay mga family of lawyers yan sila. So, lima sila magkakapatid. Apat yung lawyer, may isang judge doon. Si Papa, in-offer din yung judge position. Ayaw niya, dinecline niya. Kasi alam niyo naman, medyo masakit sa ulo ang maging judge, no? And isang teacher. So, yun yung kanilang lineup ng mga kilala tong mga to as yung mga lawyer before. Pero si Papa, mga halos pro bono yan. Kahit prutas na ang tinatanggap ni Papa sa mga, you know. So, yung judge naman, si Lolo, si Tito Pito, usually, inaano niya yan, ang tawag dito, kung kayang immediate, immediate na, huwag nang palakihin yung kaso. So, ganun sila lang, as much as possible. Sana bumalik yung mga ganung klaseng judge, no? Hindi yung risked, nag-risked, puro pera, yung mga ganun, para lang tumagal lang lawyer's fee, no? So, anyway, sana yun na lang ang wish ko dito sa Pilipinas, yung justice system ay maging effective. Anyway, lumihis na ako. So, pagdasal na natin si Pops right now. Pa, happy birthday. Keep guiding us there up in heaven. We miss you. Still miss you, Papa. Kahit na ilang taon na. Last 2001 pa, no? More than 23 years na, no? O 22? 22 years na, no? Since his passing. At still nami-miss namin. Siyempre, maloko si Papa sa dinner. Pag kami family gathering, lagi yan nagbibigay ng mga jokes, no? Yun, kaya pag naalala ko, siyempre nakakaiyak din. Siyempre, tatay mo yan eh. Maraming mga naituro din sa iyo yan si Papa. At marami ding hope sa aming mga anak. Yan. So, lalo sa mga kapat sa anak niyang babae, si Ate Hazel, si Ate Gladys. Naku, lalo na yun si Ate Gladys kasi yun ang image na binigay niya sa kanya. Yung tennis, yung mga pagiging sport niya. Anyway, pag-pray na natin si Papa. Okay, start recording na ako. Ay, nako, ngayon pala. So, dito tayo sa Garden of Peace. Ganun sabi ko. Naman tayo sa puntod ni Papa. Ayan, oh. Ito yung puntod ni Papa. Ni Lola, Lola Taeng, Lola Glory, Baby Joden, yan lahat yan. So yan ang pag November 1, dyan lagi kami nag-gathering. And dito tayo, oh, binungkal na, so ibig sabihin may pepwesto na rin dito. Dati, masukal. Laki yan. Mga ilang, mga dalawa pa ang kaya niyan. Dalawang pwesto. So yan, dito tayo sa Garden of Peace. November 1, kaguluhan. Snippet ng picture, bigay ko sa inyo. Saka yung drone. Do-drone din ako dito. So 60 frames per second tayo. Hindi na kami palilibing lang dito. Ang dami mangga, oh. Ayan. Out na tayo. Safe tayo. Okay, problema ko pa rin na yung knuckle bearing. So, bearing steering or knuckle bearing yung nagiging problema ko. At so, problema ng steering ko dati mag-inaw. So, hindi ko makapansin kasi long ride ako. Parang okay lang sa akin yung steering na. So, parang mahirap hindi ko. So, parang upod na.
eh nung pinalit, eh natagtag naman. So pag inuga ko yung fork front and back, may ano po, may ilaw na ipitan. At yung problema, nakilapas namin sa pitan ito, naging wala. So, ewan kung okay ba i-ride ito ng ganun? Kasi, malog eh. Natakot. Lalo na kaya kung may preno ka, halata mong may ride. Let's go sana guys, safe tayo mga lods. Actually maganda na yung weather ngayon kasi kanina lakas ng ulan, nakita nyo naman yung kalsada, napaka malakas ang buhos, so kailangan ko umuwi na maaga para maiwasan natin ang bagyo. Ulan pala, ulan. Uy, ito na naman to si RX. So medyo check brakes, okay tayo. Gulong, okay. Dasal na lang tayo mga lod para ino tayo sa biyahe hanggat may araw pa. Signal. Safe mga boss, let's go. Ito na naman ang kalsada, napaka-basa. Tayo pwede mag-angkas kasi wala tayo extra helmet. Bawal na bawal dito ang walang helmet sa premises ng office. The same time, speed limit din dito, 40 kilometers per hour lang maximum. Hindi tayo pwede din dito. So wala tayong GPS ngayon kasi yun nga yung problem pagka nagre-recording ako ng audio sa phone ko, audio recording ng phone at ng GPS, hindi pwede magsabay, isa lang pwede yung tumakbo, so yun lang yung downside. So wala akong GPS na, pero 60 frames per second, dapat smooth itong video natin, smooth na smooth. Problema, hindi naman smooth ang aking motor gawa nga nung ating knuckle bearing na tinatawag na knuckle bearing or steering bearing kit na I don't know, baka hindi lang masyado masikip or hindi tama yung pagkakakabit. So yun ang isa po sa mga rinso kaya naging matagtag ng maigirit yung ating motor. Ito na tayo. Wow, ang daming bato-bato sa langit. Kalsada, hindi pwede masyadong mabilis. 29 minutes na naman tayo na 65 per second ay gali sa video tayo ngayon.
Tuesday. Yan ang problema. Singit, traffic. Please subscribe to my channel by clicking on the upper left and on the lower right. Peace.